Ang pangalang Chevrolet ay kinuha po sa apelyido ni Louis Chevrolet. Ipinanganak po siya araw ng Pasko mismo, 1878, sa Velasco de Fond, Switzerland. Pangalawa po siya sa pitong anak ng isang watchmaker. Mahirap na pamilya lang po ang pinanggalingan ni Louis. 9 years old nang umalis sila sa Switzerland at pumunta sila ng France dahil nag-hope ang tatay niya na mas gumanda ang buhay nila doon. So nagtayo po sila doon ng tindahan at repair shop ng relo. Pero hindi po ito nakapagbago ng sitwasyon nila sa buhay, mahirap pa rin sila. Kaya sa edad na 11 anyos ay napilitan pong tumigil sa pag-aaral si Louis at nag-apply sa isang bicycle store kung saan natuto siya ng gusto sa paggawa ng bisikleta. Dito po lumabas ang talent niya sa pagdidesign dahil pagdating niya po ng edad 16 ay nakapag-design siya ng sarili niyang bisikleta na tinawag niyang Fontenac, kung saan ginagamit niya to sa mga bicycle race na kadalasan siya ay nananalo. Kaya yung kita niya po sa karera at saka yung kita niya sa pagre-repair ng bisikleta ay naging sapat na para mabuhay ng maayos yung pamilya nila. 1897 guys, ay naimbitahan si Louis sa Hotel de la Poste para i-repair ang isang tricycle na may steam engine. First time niya pong makakita ng isang sasakyan na mayroong steam engine. Pero nagawa niya po kung ano ang sira nito. It turned out na ang steam engine nito ay pag-aari ng isang mayaman na si William Vanderbilt. Ang sabi po sa kanya ni Mr. Vanderbilt, pumunta ka sa USA at doon kikita ka ng mas malaki. Pero syempre guys, hindi naman ganun kadaling babiyahe ka from France papunta ng USA, lalo nung mga panahon na yon. So ilang taon pa ang lumipas ng pagtatrabaho niya sa bicycle store at saka pangangarera ng bisikleta. Pagdating po ng 1899, nakapag-design siya uli ng isa pang bisikleta na tinawag niya namang The Gladiator. Syempre mas maganda po ito doon sa Fontenac. Marami pong humanga dyan. Isa na po dyan ang manager ng The Rock Automaking Plant at inimbita siya magtrabaho dito. Dahil maganda ang offer, tinanggap po ito ni Louis. Kaya napunta po sila ng Paris at doon po siya pumasok bilang isang mekaniko kahit wala pa po siyang alam sa makina. So pagdating niya po ng France, dito na siya mabilis natuto kung paano ba gumagana ang isang internal combustion engine. So dahil dala-dala niya po yung sinabi sa kanya ni Mr. Vanderbilt na pumunta siya ng Amerika, nung makaipon po itong si Louis, kahit 21 anyos pa lang ito, ay naglakas daw po itong pumunta ng Amerika. Sa New York po siya napadpad, kung saan nagtrabaho siya sa automobile factory na ang pangalan ay Dedion Bouton. Kaya lang, tumagal lang po ito ng isang taon kasi yung factory po ay nalugi. Kaya napilitan po siya magpalipat-lipat sa mga maliliit na talyer at kumisan ay nag-a-apply pang driver para lang siya mabuhay. Pero kahit na ganong mahirap ang buhay niya, nakumbinsi niya pang sumunod sa kanya yung family niya. 1905 ay nag-apply siya sa isang Italian automobile factory. Ito po yung Fiat, kung saan ay nailagay siya sa racing division. Hindi po sinayang ni Louis yung pagkakataon, pinabilib niya yung mga tao doon. Dahil nung unang pinahawak siya ng underpowered na Fiat at isinalang siya sa racetrack, ay napatakbo niya po ito nang higit pa sa existing na world speed record. Alam niyo guys, sa mga race car noong mga panahon na yun ay napakahirap patakbuhin. Kasi guys, sa mga kotse noon ay parang mga karitelang nilagyan lang naman ng makina. Wala po ito mga power steering at magagandang suspension. Pero lamang po dyan si Louis kasi unang-una mahilig na siya antemano sa karera. Pagkatapos, maganda po kasi ang pangangatawan niya. Kaya hindi siya hirap sa pakikipagbuno doon sa manibela. Tapos syempre isa pa, dahil siya ay isang mekaniko, nafe-feel niya kung ano yung kakayanan ng isang sasakyan. So dahil napabilib niya po yung mga taga Fiat, pagkaraan ng ilang buwan ay isinalang siya sa totoong karera. At gaya po ng inaasahan, siya po ay nanalo ng first place. At dito na po nakilala si Louis Chevrolet. Dito rin po nakilala niya ang isang engineer-inventor na si John Walter Christie. At inoperan po siya nito ng mas maganda kaysa sa offer ng Fiat na tinanggap naman po ni Louis. Kaya from New York ay nalipat naman po siya ng Philadelphia. At doon po sa Philadelphia, nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-design ng sarili niyang race car.
dito niya po naisip yung concept ng front wheel drive. Kaya lang guys, bago lang itong konsepto na ito noong mga panahon na yon, hindi po ito naging instant success sa racetrack. Pero ganyan pa man tuloy ang pagsali niya sa karera hanggang sa eventually ay nananalo po siya uli na nakadagdag sa kasikatan ni Louis Chevrolet. Kaya may nakilala na naman siyang isang businessman na ang pangalan ay si Mr. William Durant. Siya lang naman po ang founder ng General Motors. Niyaya niya itong si Louis na magtayo sila ng ibang kumpanya. At dahil sikat na nga po ang apelyido niyang Chevrolet, isinuggest ni Mr. Durant na yun ang gawin nilang pangalan sa company nila. Siyempre itong si Louis umayag agad. Pero ang kondisyon ni Louis ay isama sa partnership ang kapatid niyang si Arthur. So 1911, officially ay naitatag ang Chevrolet Motor Company. Ang magkapatid na Louis at Arthur ang bahala sa design at saka production ng sasakyan, si Mr. Durant naman ang bahala sa marketing. At after 6 months, nakagawa nga po sila ng unang kotse ng Chevrolet at tinawag po nila itong Classic 6 na kilala din sa tawag na Type C. Dahil karirista nga po itong si Louis, ang dinesign niya siyempre ay pangkarera. Naka 6 cylinder engine po ito. Kaya lang, medyo mas mahal po ito kung ikukumpara sa gawa ng Ford. Kaya hindi po ito naging masyadong click. Actually, nasa 500 plus lang daw po ang naiproduce na Classic 6. Dahil po dyan, isinuggest ni Mr. Durant na baka pwedeng gayahin nila yung Model T ng Ford kung saan kaya itong bilhin ng regular Americans. Dahil true blue karirista itong si Louis, hindi po siya pumayag. Ang ginawa po ni Louis ay nag-travel siya all over America para i-promote yung kotse kasama si Arthur. Tapos one time ay bumalik sila doon sa hometown nila sa Europe. Pag uwi nila ulit ng US, nagulat sila sa nakita nila kasi ang ginawa po ni Mr. Durant ay ni-restructure niya yung company. Nag-start na pong mag-produce si Mr. Durant ng mas practical na kotse. Hindi po ito nagustuhan ni Louis at umabot po sa pagtatalo. Hanggang sa nagkapalitan sila ng masasakit na salita, at dahil masyadong nainsulto itong si Louis, lumayas na lang siya at hindi na po siya nakialam sa factory. Itinuloy niya na lang po kung ano yung gusto niya at ito po yung pagkakarera. Pagdating po ng 1915, sa paniniwala niyang hindi na siya kailangan ng company ay ibinenta niya na po yung stake niya. Kaya naging sole owner na po ng Chevrolet si Mr. Durant. Dito po lalong mas lumakas ang sales ng Chevrolet kasi talagang purely mga people's car na lang ang ginagawa nila. Samantala itong si Louis naman guys ay nagtayo ng panibagong kumpanya na tinawag niyang Fontenac Motor Company. Kasama niya po ulit dito siyempre si Arthur kung saan puro fast cars naman ang ginagawa. Hindi po sila nabigo kasi guys pagkara na ilang taon ay sumikat sila ng sumikat sa kakakarera dahil palagi silang nananalo. Pero ang ka-teammate niya sa karera ay yung mas bata niyang kapatid na si Gaston. Pagdating po ng 1920 guys, napanalo na nila ang biggest race sa Amerika, ang Indianapolis 500. Kaya lang guys, pagdating po ng 1922, sa hindi inaasahang pangyayari ay naaksidente at namatay ang mas batang kapatid ni Louis na si Gaston. Dito po, nalungkot at naging depressed si Louis. Ipinangako niya rin po sa sarili niya na hindi na po siya ulit kakarera. Napabayaan niya rin po yung kumpanya nila na Fontenac. Hanggang sa bumaba ng bumaba ang pasok ng income at ultimately ito po ay nalugi. Pero hindi naman po siya pinabayaan ng kapatid niyang si Arthur na kapagtayo po sila ulit ng isa pang kumpanya na tinawag naman nilang Chevrolet Brothers Manufacturing Company. Kung saan nag-focus po sila sa pagmamanufacture ng mga makina ng kotse at saka light aircraft. Kaya lang guys, kung kailan paangat na yung kumpanya na itinayo nila, dumating naman po ang Great Depression ng Amerika. Kung saan halos lahat ng business ay naapektuhan, including na po ang business nilang magkapatid. Pero guys, yung Chevrolet na kumpanyang iniwanan ni Louis ay hindi po naging apektado. In fact, lalo po itong umunlad. Tinalo pa po nito ang Ford. Kaya guys, nung malugi ang kumpanya na itinayo ni Louis at saka ni Arthur, naubos po talaga lahat ng resources nila hanggang sa napilitan pong bumalik si Louis doon sa kumpanya na sinimulan niya.
ang Chevrolet. Pero hindi na po siya bumalik doon as co-owners. Pagbalik niya po doon, nag-apply na lang siya as regular mechanic. At dahil nagkakaedad na po si Louie, hindi niya na po naibalik ang dating sigla niya at passion niya sa mga race cars. Nakontento na po siya sa pagme-mekaniko. Kaya lang guys, pagdating na 1938, nagkasakit po siya ng atherosclerosis at dahil po siya ay isang mahirap, hindi niya po naipagamot ang sarili niya, kaya namatay din po si Louie. Pero guys, alam nyo, kahit wala na po si Louie, dire-diretso pong umunlad yung Chevrolet, lalo na nung ilabas nila yung Corvette noong 1953. At dahil sumikat nga po itong Corvette, dumaan ng maraming taon na hanggang ngayon meron pa pong Corvette. At kabilang po ito sa isa sa mga pinakamagagandang sports cars. Kung katulad nyo po ako na naging fan ng TV series na Supernatural, kung saan ang lahat po ng 14 seasons nito ay gamit-gamit ng bidang si Sam and Dean, ang classic na 1967 Chevy Impala. Naging fan din po ako ng Transformers movie franchise, kung saan nandito ang favorite character ko na si Bumblebee bilang isang Chevrolet Camaro. Nandito rin po si Sideswipe na isang Chevy Corvette. Tapos guys, mayroong kambal na robot doon na yung isa ay kulay green. Ito naman po pag nag-transform ng kotse, nagiging Chevy Beat. Yan po ang dahilan kaya nakabili kami ng Chevy Spark, kasi kawig na kawig po yan ng Chevy Beat. Na hanggang ngayon naman ay gamit-gamit namin itong kotse na ito. So guys, I hope na na-enjoy nyo ito at nakapulutan ng aral. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like, at para dun po sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!